some morning hot dog. Morning hot dog na! Alas 6 na! Mayong buntag mga kabrigada, bango na ang karunay Thursday, April 7, 2022. Sugda na to atong adlaw nga dunay positibong paglanta. Mayong buntag og salamat sa mga nagatanaw sa tuwa sa Free TV Channel 39, Sky Cable Channel 35, ug Marvel Cable Channel 21. Ug syempre ang mga nagatanaw sa atong Facebook Live adlaw-adlaw, salamat mga kabrigada. Ubarimin ninyo sa duha ka oras nga paghatudog kalingawan, balita o mga impormasyon kinahanglan natong mabalaan. Ako si Brigada CJ Celi. Webes na mga kabrigada, maayong buntag sa mga sainibangon karon og andam na tubawan ng panibagong adlaw. Ubarimin ninyo Lunes, Sato, Biyernes, dinhi sa Morning Hataw. Ako si Reyna Albutra. Og ako si Justine Manansala. Let's aim for a better life. Aim the Jensen dream. Barug Jensen! Good morning! Good morning! Ubusa ba? Raul. Good morning! Nadunggan pa rin. Morning! Okay lang. Nanukal. Bumelo. De plano ko, hindi na ako sasabay eh. Sayang pa yung boses ko. Oo nga. Hindi na mag-storya ka rin eh. Ilong lang ta. Smile lang sa tama mga kabrigada. Oo, kahapon kasi kumanta ako ng one song. Wow! Wala na to nadunggan. Sa Happy Dreams. Patong yun, napagaw ka. Against ang tanan. Against ang tanan, pati ang lalamunan. Thursday na ron, pwede nang madal. Paspas kayo. Gamayantos na lang, Jod. Mawala na ka diri. Mawala na ko diri. Ay, salamat. Gawin mo na mawala. Mga kabrigada, lamig kayo sugda ng morning sa init nga kapilabi na karon ulan-ulan. Lamig-lamig ang panahon. Mga kabrigada, dapat anong kape nila, Siege? Maxine Coffee. Bakit? Ilaban nyo yan. Ano man ang pagsubok na haharapin niyo today? Ano ba normally pagsubok on a Thursday? May mga mag-apply ng trabaho. Yes, na yung mga nasa interview. Interview. Dagan ko mga nakita nga nag-interview. Dere sa brigada, dagan. Yes. Habol ng mga, ano natin, ka ng mga kailangan na ito himuon sa pang-adlo-adlo, no, lalo production, ano nga na kailangan. Every day, yun na para lang ma-fina sa itong mga kabrigada today. Oh, di ba? Thursday. Habit na. Ay, nakaya ano ba? Kahilom dyan ito pag si Reyna na mag-ano sa Embox. Ano gano'n? Uso ka ng throwback Thursday ba? Oo. Pero sa ikaw, ganahan ka mag-throwback Thursday. Ako, permitin ka na kita sa ka-memories. Ganahan ka mag-tanaw. Wala ko nag-throwback. Gina-throw na ako ang mga memories. Ah, gina-throw. Throwback sa iya ha. Imuha na ng tanan. Ginalabay balik. Imong gibutang sa akong kinabuhi. Muha na ng sis. Kawa na ito ng sisi. Bukon mo. Nakausa na nakaroon ba? Bok-bokon, manta ka karon. Iya kay. Sa amin nung bata kami, may tita kami na pag-garaan mo siya, balibagin kita eh. Balibagin kita. Sumura kag labada, nag-iadak lang. Balibagon dyan. Sige, kamo mga kabrigada, ako na may pangutahan na bahin sa atong Maxan Coffee. Pwede po manawag sa 0970-27-77730. Bitaw, ano yung throwback moment na gusto ninyo mahitabu-usap? Ano nag-auli ko? Every time nag-auli ko sa balay. Gusto na ako siya balik-balik ka ng mga pictures. Nga ako mga kauban ako kung mga pamangkin. Na-happy kayo sa nalang tita. Tita Duy Duy. Tita Joy Joy. Duy Duy. Sa mga bata, Duy Duy ang ba? Letter D na ngayon. Ayaw mo na ng letter J. Gusto mo letter D. Letter D na akong gusto ka. Duy Duy. Ikaw. Ako ginahan gil ko magtanong. Kaya permitin mo ko gabiyahe. Kasi asa lang malagpot ba? Ganun yun. Wala mo yung karo mo tubag, no? Specific moment, gani? Magbiyahe. Mag-drawback ko sa akong mga past. Sa akong memory. Pag-birthday ka. Ano ko, specific. Ibig sabihin, isa ka pang hitabo sa itong kinabuhi. Lailahay mo tag-mama na tag-skolahan. Ay, pag-buot na, sis! Ako siguro, specific moment, yung wedding day. Tapos dungagan ako mga ma-invite. Kaya di ba, ano pa noon, 2020 yun, bawal pa ang gathering. So, mauto, mga kabrigada. Ano, naganahan ko magtanong, dito lang sa ito. Samtang mga kabrigada, gikan sa Brigada News TV, kini ang weather alert. Dakong parte sa nasod ang ulanon ng adlawa tungod sa epekto sa low pressure area kon LPA sa bahin sa Davao Oriental. As ang Jensen lakip makasinati sa mapanganurong panahon hangtod may hining pagulan sa hapon. Ang LPA nakaapekto sa Visayas, Mindanao, Bicol region, Quezon ug Palawan. Samtang usa ka bagyo ang anaa sa gawas sa Philippine Area of Responsibility kon PAR nga posibleng makaapekto sa panahon sa nasod. Samtang apektado sa northeasterly surface wind flow ang ubang lugar sa Luzon, samtang ang Metro Manila
Manila ug nahi biling lugar ang makasinati sa epekto sa localized thunderstorm. Ang sukod sa temperatura sa nasod gadula sa 23.5 hangtod sa 31.4 degrees Celsius. Yan mga kabrigada, dako gina parte sa Mindanao ang ginabaha. Nakita na ko sa Facebook page, sa Facebook na ako, na ako yung mga friends ka taga Compostela Valley, Davao de Oro. Hangtod even Cagayan. Buntag hangtod gabi, gibaha gid sila bisag wala ning ulan, taas gihapon ang tubig. So possible nagaulan sa bukid og daghan gid ang mga lugar dito ang galanslide. Mo na mga kabrigada, atong ampingan atong panglawas, daghan karon na nga sakit tungod sa sigig ulan. Maot kayo ang panahon busa. Ampingan nato atong immune system, pakusga nato mag Maxan capsule ta everyday. Ang Maxan capsule mga kabrigada, dako kining tabang sa tong panglawas aron nga mapakusgan pa ang ato ang immune system. Tungod kay immune system nato ang isa sa pinakaimportante nga parte nga dapat natong ampingan mga kabrigada. Mao nang magbaksan capsule, Maxan, walang atrasan. Ayaw. Para sa inyong mga mga product inquiries, pwede niyong isaka ang ato ang prompter para mabasa nato. Atong hotline para sa mga inyong mga pangutana sa 0970-2777-730. Ayan. Sa ato mga kabrigada, ato na ang abang ang ginaabangan nato na pagtabang sa ato mga kabrigada, no, ang blood letting or ato ang pag-donate og dugo alang sa ato mga kani mo yun na express yan na lang gidemo na lang pag-donate og dugo mga kabrigada nga may tabo karong April 10, 2022 sa Trade Hall SM City General Santos. Mga kabrigada, sa mga gusto pa dira na mag-donate sa inyong mga dugo, isa ka dakong tabang na mga kabrigada na makita-kita ta dito. Base dito pa ninyo makita po ang inyong forever sa pagtabang alang sa mga katauhan sa pamamagitan o pinaagi sa pag-donate sa inyong dugo. Yes, mga kabrigada, naputay laing good news kay sa atong mga gimahal nga miyembro sa kabrigadahan Jensa na doon natay libreng operasyon sa bukol o libreng tuli. Makatuli na gyud ko ani para sa mga miyembro sa Kabrigadahan Jensan matag Sabado sa Kabrigadahan Center kauban si Doc Edwin Valencia. Para sa kaduga nga mga impormasyon, bisitahin ang opisina ng Kabrigadahan Center sa tabi ng Brigada Complex NLSA Road, Purok Bayanihan, Barangay San Isidro, General Santos City mula Lunes hanggang Biyernes alas 8 ng umaga hanggang alas 4 ng hapon. Dalhin lang ang donation record book. Yan sa mga kabrigada nato nga gustong na yung mga anak nga gusto pa magpatuli sa mga bana nga pa natuli. Bisitahan ninyo ang NLSA Road. Diri sa may Brigada Complex aron nga matuli na og kanang mga bukol nga kailangan operahan. At tumutuli karong Sabado mga kabrigada. Yan. Para lang ni sa mga kabrigadahan members. Dalhain nyo ang record book. Kaya naana siya, diba? Pag mag-donate mo. Mm-hmm. Yes, natayana. Donation book mga kabrigada. Mga kabrigada, mubalik pa ang Morning Hataw! Mga kabrigada, gabalik na sa Morning Hataw. Niya na ang atong Hataw News karong adlang Huwebes, Abril 7, tuig 2022. Iduso karon sa COMELEC and Commission on Elections sa Kongreso ang pagpasa sa batas nga magdiskwalipika sa usa ka kandidato sa halalan kung dili kini moaten sa formal nga debate na organisado sa COMELEC. Gusto sa COMELEC na himuong mandatory ang debate na plano nilang ipatupad sa sunod na eleksyon human sa May 9, 2022 elections. Sa ikaduhang presidential debate ni Miaging Domingo, siyam nga kandidato ang mi-attend ug ang wala lang jud ni adto ang presidential Bongbong Marcos tungod kay wala pa'y batas ang mamahimong sanction ra kay di i-play ang election material sa maong kandidato nga wala misipot sa e-rally sa COMELEC. Dugang pa ni Garcia ang debate makatabang para makilala sa mga botante ang mga kandidato. Ang ilang kakayahan ug ma-assess ang ilang willingness to serve butang nga gisang ayunan sa ubang botante o kandidato. Mm-hmm. Isa ni sa kwang excited dan kanang debate sa yes. mga kandidato. Yes. So, okay. Like Duterte time, mm-hmm. 'di ba? Ano kaya sila ni Grace po. Mm-hmm. Sweet kaya sila ni Santiago, 'di ba? Dinala sila yung mga ginapantripan nga particular. Si Mar, lingaw pinuangan nila. Lingaw gid kay na mga kabrigada. But also sa series side diri nato madunggan kung gaano ka maalam ba? Knowledgeable ang atong mga presidential ball, which is very important. Yes, dapat ba dirap na to kanang ibase pod good kung unsa ba atong mahimong lider, kung kani siya kung botohon, iyahang tubag sa aning issue, unsa ba iyahang response
kung kani mahitabo pag sa tong nasod pagabot sa panahon diha nato isa sa ilang aside sa ilang mga plataforma ilang ginaingon sa mga matagrali kani pod nga debate dira nato makita tanan ba nga unsa magidi siya klase nga pagkatao nga pagka-leader di ba yung character nila on how they respond sa mga situations sa mga batuhan ng salita di ba mao jud na unta kinahanglan maganda yung gawin natin siyang mandatory agree tayo doon yes. Laing pang balita mga kabrigada, gipa si Ugda ni Presidente Rodrigo Duterte nga ang Pilipinas dili mo de-escalate sa alert level 0 sa ilang COVID-19 pandemic response system o ipaubos ang tibok Pilipinas ngadto sa 1 hangtod nga ang tanan mahapsay. Alang kang Duterte ang alert level 1 usa pa ka maayong buffer alang sa nasod tungod kay ang mga impeksyon magbalik-balik ug magbalik-balik gyud unya kung adunay bagong mutant. Sa pagkakaron ang Metro Manila lang ug ang 28 ka ubang rehiyon ang naa sa alert level 1. Una nang giingon sa Department of Health kon DOH nga target niini nga irekomenda ang pipila ka mga lugar sa alert level 0 apan ni withdraw human ang Hong Kong, China ug South Korea na kasi nati og pagdagsang sa mga kaso sa coronavirus. Morning giingon nato mga kabrigada nga dili jud ta magkumpiyansa. Kay naa pa ilain pang variant na pwedeng mas makatakod og depende pa sa tama niya sa tao. Yes, labi na karon nga na po'y bagong mutant. Dili po kailangan na ibutang nato sa alert level 0. Kaya kung muingon tag alert level 0, totally back wala to normal. Oo, back to normal tanan. Kung pwede lang, wala o na mga safety face mask. So, sa karon na panahon, dili lang na magkumpiyansa kay daghan kay virus nga nang gawas karon siguro ambot nga nung ingana, nga nung na ay mga... Nag-create pa siyang variant, na-mobitate pa ang bagong variant. Siguro ang tong mga last tuig nga wala pa ang COVID nga nung wala may ngana. Karon lang siya nga ninggawas ang isa ka virus na sundan-sundan ba? Yes. Ano ganiyon? Sa kaya ang reason? Or variants, di ba? So bagong variant na po din nakita nila mga kabrigada sa may ibang bahagi ng Asia. Samtang sa ubang balita, magpadala og contingency unit ng vote counting machine kon VCM ang Commission on Elections kon COMELEC alang sa May na national og local elections. Matod ni Attorney Jose Villanueva, Assistant Regional Director at Tigpamaba sa COMELEC 12, dunay contingency units gagamiton kung dunay VCMs ang dili mo andara sa mismong adlaw sa eleksyon. Apan secure digital kon SD storage cards asa daot nga VCM sang gamiton o gibutang sa nadaot nga VCM aron magpadayon ang piniliay. Ang tanang proseso ipahibalo o ipakita sa matag partido aron nga dili madudahan ang resulta sa piniliay. Takdang moabot ang VCM suman nga gisugdan na sa COMELEC main office ang pagpadala sa nagkandaiang bahin sa nasod. Giangko ni Villanueva nga dunay VCMs kay gigamit sa training sa electoral board ang naduot tungod sa kadugayon or nadaot tungod sa kadugayon sa 2019 election. Giangkon sa COMELEC 12 nga na-disrupt ang pipila pagboto sa pipila ka presinto tungod sa problema sa VCM ug SD cards. Nang hinaot nga sa maabot nga pinili ay karong Mayo 9, wala nay ingana katong last nga mga election, wala nay mga kakulian nga mahitabo. Oo, unta mangandam gyud og taman ang COMELEC aron nga hapsay pud ang dagan sa tuang pinili ay. Yes, mga kabrigada, andaman jud na sa COMELEC ug syempre para mawala tong ano bitaw na idea nga ana ini dayaan gidaya na pud ni smartmatic na pud ni ana ana di ba? So again mga kabrigada, pwede pud nato bantayan ang atong mga boto. Yes. Diba? Pwede na maging observant wala na ta sa mga precinct. Itama ba ni, di ba, na process ang ginihimo sa kuha? So pwede ta mag-research, magtanaw ta mga videos kung ano ba ang proseso ng pagboto simula sa pagpila hantod sa masulod nimo ang imong katong papel sa machine, di ba? Samtang mga kabrigada, gihangyo sa Department of Health kon DOH ang mga simbahan nga di sa tugtan ang paghalo karong Semana Santa sa mga ribulto sa mga santo o ni Hesukristo tungod sa bahad sa COVID-19. Kinihuman ibalik sa simbahan sa Quiapo ang tradisyonal nga pahalok sa itong nga Nazareno katong miaging Abril 1. Karong alert level ang Metro Manila butang nga duha ka tuig wala gihimo. Sigon sa DOH, nagpagawa sila og pahimangno sa publiko nga sundon gihapon ang safety protocols kay duna gihapoy bahad sa COVID-19. Ginabantayan pod karon sa ahensya ang bagong variant nga mas makatakod, ang Omicron XE sa Thailand. Dugang panila duna pay laing pamaagi para makaampo karong Semana Santa. Ako even itong ano kanang magulit pud ka sa mga glass sa mga ribulto. Yes. Makita nimo na yung mga marks eh. So baon jud tag alcohol kundi mapunggan nga magunit ta mga kabrigada. Kay para maampingan pud nato atong mga kaugalingon tungod kay nagihapoy bahad
sa COVID-19. Yes, mga tagininga na pwede raman ta mag-ampo sa balay. Yes. Kung mahimo lang sa mo at tutag simbahan, pwede ta managot lang sa or mo attend sa misa. Kaya ang mga simbahan naman po na sila gina pila lang ka mga tao. Sa sulod, oo. Pwede makasulod sa simbahan mismo. Pwede punta sa gawas lang. Mo na mga kabrigada, ano man gitano mga religious man gid mga, yes, Pilipino. Mga Pilipino pero i-consider sa nato karon siguro atong health makasabot ra na si Lord sa tanan. Oo, masabtan lang ta ni Lord mga kabrigada. Napoy mga bisita iglesia, di ba? Iba't ibang mga activities o tradisyon na ginagawa tuwing Holy Week mga kabrigada. Samtang sa ubang balita, imando ni Presidente Rodrigo Duterte ang pagbalay-balay sa anti-COVID-19 vaccination program particular na sa Kabanikanhan. Atubangan sa gipaabot nga expiration sa minilyon ng vaccine doses sa umaabot nga bulan. Ang payag ni Duterte ni gawas uman ng Presidential Advisor for Entrepreneurship Joey Concepcion ningon nga 27 million doses sa COVID-19 vaccines ang mag-expire na sa Hulyo. Gitataw sa presidente nga dunay mga bakuna sa nasud ug andam na kining gamiton apan wala sila mahimo kun daghan pa nga mga Pilipino ang dili gustong magpabakuna. Mao nga alang sa punuan nga ehekutibo kinahanglan nga ipatuman sa gobyerno ang usa ka katapusang minuto nga programa di na mabakuna ihatod sa mga balay sa uma. Taliwala ni ini gangyo ni Duterte ang New People's Army nga dili dauto ng mga healthcare workers nga mopahigayon og house-to-house inoculation sa mga lagyong lugar. Mm-hmm. Tinood ni Gwapo ning house to house. Actually, dito sa Jensa, nag-house to house sila, pero survey pa lang ata, wala pang vaccination talaga. So, parang pag wala ka na bakunahan na ka, muragana to sa CHOS. Sige lang, one of these days, atong istoryahan ng City Health sa Jensa kung napadayo na ba din ang programa. Lain pang balita mga kabrigada, gilauman sa probinsya sa Sarangani ang pagsaka pa sa ihap sa tourist arrival dungan sa pagsugod na sa summer vacation. Matod ni April Marjorie Rudes, ang provincial tourism officer, fully book na ang mga resort facility sa probinsya gikan pagsugod sa summer. Labi na sa Glan nga giilaisip Boracay of the South tungod sa pure nga white sand beaches kini nahimong top tourist destination sa Soccsaygen bago ang pandemya. Gawa sa water tubing sa Maitom, pipila ka bagong tourist spots ang anaa karon sa probinsya sama sa resort sa Alabel asa sagad sa mga bikers o taga-syudad ang naga-enjoy sa makahibulong nga deck view sa Sarangani Bay. Nakadawat na usab karon ang probinsya og walk-in client rason nga ginalauman nila ang pagdagsa sa particular nga local tourist. Pahinumdum pa ni Rudes anaa pa sa alert level 2 ang probinsya sa Sarangani sa COVID-19 situation. Hinungdan nga angayang hugot sundon ang health protocols. Una nang gibut siya ni Rudes nga misaka na sa 1,746,087 ang tourist arrival sa Sarangani ni atong 2021. Taas kini kung itandi sa 1.6 million ni atong 2019 bago pa man ang COVID-19. Kinahanglan lang ipakita sa mga checkpoints ang QR code o vaccination card sa pagsulod sa probinsya. Lami kay vacation card. No? Sana online vacation card, no? Kanang legal imong pagbakasyon. Oo. Wala ka nag-awol. Wala ka nag-awol na i-certificate sa imong kumpanya. Yes, na. Ah, okay. Kini, gi-approve na mo yung leave. Vacation card. Pero vaccination card, mga kabrigada, kina-require sa checkpoint diya sa may Glan Sarangani. Mm-hmm. Oo. Dati one time diya ni Agi ko, pag abri, pakita na mga vaccination, na happy tong lalaki nakita ko niya. Ah, nga na daw. Giyag na ko siya. Ah. Uy, meron pala akong gustong batiin. Baka bakalimutan ko, si Ma'am Ading Yu, hinabol niya ako kahapon sa SM. Mm-hmm. Ma'am Ading Yu ng Gonzales Subdivision dyan sa Bula. Araw-araw daw siyang nanonood ng morning hataw. Wow. Hi, Ma'am. Good morning. Oo, naglisod siyang lakaw kami, edad na, pero doon ko dyan ganiya. Kasi ikaw Justine na lang sala lagi to. Ikaw pa ang salamadagma siya. Cute kayo si Ma'am. Maraming salamat. Ug mga kabrigada, para dili madagma atong mga anak, kinahanglan ko sugilang lawas, panglawas ang ilang immune system, mga kabrigada. Mga tuhod, ug makuha na nila sa Yummyvit Multivitamin Syrup. Bat ang lamang jud ni sila, mga kabrigada, kay kompleto na sa mga minerals and nutrients, vitamins na kinahanglan sa itong mga bata. Kung na may pangutana, pwede manawag sa 0970-2777-730. O saka, frequently asked question, ang ilang taon ba ang pwede na mag Yummyvit? Ilan? Sige, ito so good. 2 to 15 years old, mga kabrigada. Eh, di ba last time, di 14 na to? Oo. Nag-change na karoon, 15 years pwede old na. Pwede na di ay. Oo.
Sige mga kabrigada, mao ka na ang gilangkuban sa itong mga Hataw News karong Webes, Abril 7 to Ignos 2022. I-like ang Facebook page Aranda Brigada o Morning Hataw para sa uban pang mga balita. At ang ipod, ang mga balita karong adlaw sa Ronda Brigada. Mubalik pa ang Morning Hataw! Sa Morning Hataw! Usa ka ato na morning mga kabrigada, maayong buntag. Especially sa mga viewers karon Thursday na mga kabrigada, ug naa ta diri karon sa Diversion Road sa Connell mga kabrigada, no. Makita nato diri ang kaanyag na medyo daghan na kayo ang mga sakyan na nagaagi diri. Especially mga kabrigada, kaning dala na ni mga kabrigada, no. Diri na side, padulong sa ako ang asa ko ang left. Moni siya ang dalan padulong og Kapanggawan. Kung diri naman taagi sa right, moni siya ang dalan padulong sa Popo o padulong sa Oha, padulong sa airport. Ug diri siya mga kabigada kani nga dalan padulong ni siya sa Connell then Olimpog. Dara naga medyo makita na po ako mga kabrigada dira no nagadagan o nagajogging, nagabike. Kaya padulong magod siya bukid. So, dira sila ganahan niya. Si Mercado pa dyan kay Gopo ang dalan dira, no? O mga kabrigada, makita na ko dyan yung mga dagan ng tricycle na nag-aagi. Dyan sa ako ang right side po na adri ka na nagatambay ng mga tricycle drivers. Kaya dyan sa mga dalan, dagan kayo na sa paadpuan mga kabrigada, no? So, siyempre, dyan yung mga nakaatang dira, o. Tadawan ninyo mga kabrigada na kayo makita dyan. Yan, nag-a-bike. Hello po sa inyo. Ayan. So, there, welcome sa at Diversion Road sa Connell, mga kabigada. Og, nakapoy, ano sa inyo, information dari na tuwing gabi, idri mga kabigada, siguro mag-start, siguro mga alas 5 sa hapon, na ano yung nag-a-plaster dari na mga balutan. Og, na yung nag-a-brigad mais, na yung nag-a-brigad dari durian, yung ano mga kabigada, no, so nice, yun na yung mga nag-a-tambay, kid po dari, kagagabi, labi na kayo na nag-claim, nag-close sila din ang alas 12 sa gabi. So mga naman kabrigada, once again ako yung Reina ng Kalsada, Reina Albutra, back to studio. Napod ka recipe ang atong tun-an, Siege. Very exciting ni kay sizzling bulalo ang atong tun-an. Ay, karami. Daming magbulalo sa morning. Oo, no? Higop kag sabaw ng init mga kabrigada. Niya, ang atong Hataw sa Kainan Express. Sa kahataw ng morning mga kabrigada, ako di ay si Ranixel Fernandez, head chef ng Taps and Flavors. Og aniya kita karon buntaga magluto kita og sizzling bulalo steak. Main ingredients nato mga kabrigada, which is ang bulalo, beef shank, dried parsley, and then onion rings. Then, dili mawala ang atong secret sauce o special recipe diri sa Taps and Flavors, ang among gravy with mushroom po. Okay, magsugod ta. First is, inito na ito atong sizzling plate. High heat para iyang kainit, musaka o musizzle yun siya. Okay? Abuto na itong init ang atong sizzling plate, dayon na itong ibuta ang atong bulalo or beef shank. Karon niinit ang atong sizzling plate, butang na ito ang atong beef shank. Nihinay ta mga kabrigada, kay init ang sizzling plate. Lang na ito siya. Sizzle lang na ito siya mga 30 seconds. Ato ang bulalo or beef shank, na-tenderize na namo siya and seasoned na po. Okay? Okay? Mga kabrigada, madunggan man ninyo, no? Nag-sizzle yun siya. So, which is nice, ato ang ears. Okay? I-prepare na to ang atong gravy with mushroom. Okay. Pinaka-the-best na ni mga kabrigada. Iuna na to itong recipe para na siya kumbaga Maillard taste na ginatawag sa rice. Okay. Sabay siya mag-sizzle together sa gravy, bulalo, o rice. Okay. Careful ta magbutang o gravy. Okay. Ang
Be safe. Okay. Okay. Lower the fire. Okay. Okay, enough. And butang na to ang ato onion rings. Dried parsley. Duma ang atong sizzling bulalo steak. Sizzling bulalo di ito. Walay sabaw. Ah, okay. Dili ito mag-pretend na nagsigop. Ah, so dili siya lang sa morning. Panood to siya. Akalami. Sige, mga kapag anak ito, lamigit ka ito ba? Kinamuton na ganyan. Init man ka ay... kinamuton gini mo. Dawat po. Atoso na gini mo. Dili dito ito mag-arty-arty ani. Sige mga kabrigada, kung kamo na po yung recipe na gusto i-share din sa mga sa Morning Hataw na may negosyo na gusto i-feature po na mo din. Tabangan na to at mga small and medium enterprise mga kabrigada kung namo yung mga achievements na featureable para mahimong bida kabrigada. Kung gusto lang mo manganta diri sa Brigada News TV sa Morning Hataw, pwede kayo i-message lang minsan mong Facebook mga kabrigada. Mubalik pa ang Morning Hataw! Kabalik na din sa Morning Hataw. Unsa ka nga ginadayo karon sa coffee na coffee shop din sa Jensen, ang Instagrammable and very cozy na coffee shop. Pero kabalo ba mo na nagsugod sila sa pagbaligya og kape sa kalsada? Atong ubanan si Justine Manansala sa Diskarte. Karong panahuna, usadyod sa ginakonsidera nato sa coffee shops, restaurants na dapat photo-friendly siya o Instagrammable. Karong buntaga, atong sayron ang kwento sa usa ka entrepreneur na nagsugod og pamaligya sa kape sa kadalanan sa Jensen pero karon aduna na sila'y physical store. Kini, ang usa ka coffee shop din sa Humang Street. Gamay, pero very cozy, og tanang angle, Instagrammable. Si Chao Gabriel, ang owner sa Mong Coffee Shop, gisaysay kung paunsa sila nagsugod. Nag-start kami ng bottled cold brew muna bago kami nag-come up sa street coffee. So we're about selling around 30 bottles a day that time during online selling ng cold brew. So that time po kami nag-decide na mag-coffee na talaga kami ang product. Kasi previous, ang first products namin, nagbenta pa kami ng mga garlic chili oil, chili flakes, chicken oil, marami iba't ibang product. Pero yung pumatok talaga si cold brew namin. So after that, marketing with my wife and my partner na si Jansed, unti-unti lumakas. Tapos yung menu, innovate, develop, nadagdagan ng coffee kasi ako, mas mahilig ako sa brewed coffee. That time, yung first 2 weeks ata namin is pure brewed coffee lang. Wala pang iced coffee. So, yun. Tapos after a month, yun, medyo nakilala na si Workstation. Na si Workstation ay coffee shop or something like coffee street talaga siya. So, yun po. Marami nang nangyari between that. Nagkalakas na loob na talaga na mag-put up ng physical store. And then, ito na po yon, my friend ako na architect which nakatulong sa akin paano ang design, ang concept. And kasi isa rin yun sa binabalik-balikan ng tao, yung place mismo. Kauban po ni Chow sa negosyo ang iyang wife. Sabay na ningkamot, sabay nagdiskarte. Gikan sa mga kadalanan, karon aduna na sila'y permanent na physical store. Sigun pa kang Chow, di basta-basta musulod og negosyo, maong maningkamot sila mag-offer og bago ug musubay sa trend.
yung siyempre uso sa millennials ngayon yung Instagrammable, maganda i-post na mga lugar. Sa unang week talaga masaya, first month, second, third, oo. After that, 3 months, medyo yun na lahat, lumalabas na yung mga, yung siyempre may mga panahon na mahina, mga panahon na ang daming bayarin. Hindi lang po talaga siya kung kahit gaano kasarap yung coffee mo, pero kung hindi ka marunong sa cash flow, sa accounting, wala pa rin talaga yung business. Sa ngayon po, we're happy naman dahil from street coffee to a branded physical store na talaga na napakaganda. So we are happy na ganito po yung sitwasyon namin na mas lalo pa kaming nakikilala. Mga kabrigada, kung aduna kay Damgo, paningkamuti. Himuo natong inspirasyon silang Chow o Tracy na kung gustuhon, kauban sa pagpaningkamot o suporta sa mga tao sa palibot, kaya, basta, may diskarte. Kini si Justine Manansala para sa Morning Hataw. Marag na yun, in-love kay Thelma din nga sa akin. Sige, tanaw video ni Thelma. Oh. Lingaw kayo siya. Pag pwede lang to siya mag-guest, no? Busy naman good siya. Gitarin ako siya contact ba? Ah, ako din. Oh, oh. Sa TikTok. Kaso wala siya nag-reply. Gmail na ko siya. Tapos? Wala siya nag-see. Wala niya wala siya reply. Maka-good vibes knowledge. Kayo. Kung namin gusto mga influencers na gusto ninyo i-invite nato diri, pwede kayo. Actually, dinisuggesta natin mga local na mga funny yeah. food sila. Katulad nung hatawan na natin, si Cliff kahapon, si Michael Carbon. One of these days, invite nato sila. Wow! Okay. Samtang mga kabrigada, atong dayuhon ang usa ka dagabagong Echo Park kauban si Clarice Morales sa Tara Kabrigada. Mga kabrigada, usa na sad ka bag o nga Eco Park ang atong giadtuan diri sa Barangay Polo, Pulomolok, South Cotabato para mag-unwind ug mag-relax karong weekend. Ubani ko ninyo mag-explore diri. Tara, kabrigada. Mga kabrigada, gapangita ba mo og bag-ong maadtuan para mag-unwind karong weekend? Pwes, to na mi ma-recommend nga anaa lang sa Pulomolok, South Cotabato. Ang Eco Park. Mabiyahe lang og anaa sa 40 to 50 minutes kung manggikan kamo og Jensen. Pag-abot sa Barangay Polo, tunay mga signages nga makita sa dalan. Kung asa, pwede ninyo kinisundan aron makaabot kamo. Sa inyong pagbiyahe padulong diri, lagpad ng mga yuta na dunay mga tanong nga pinya ang inyong makita. Pag-abot ninyo diri, presko dayon nga hangin ang inyong malanghap. Anaa lang sa 50 pesos ang entrance fee para sa mga adult. Samtang sa mga bata nga 10 years old panaog, anaa lang sa 25 pesos. Matud pa kay Hari Helyanggarin, gisabot-sabot sa pamilya nga iput up kini tungod sa nagpandemya. Nga wala nakaayoy maadtuan sa syudad. So, nagsabot-sabot ako mga igsoon, mostly mga senior citizen. Ang kubo, i-develop lang ng nato para tambayan na mo. Pagkaulahi, nag-ingo na sila nga, imungo na lang nato park. Usa sa mga ginahanyag sa lugar, ang ilang mga luto sa native chicken. Nagikan lang sa farm o mga prutas o gulay. Nga ilahasad gitanom didto. Naa namang gud mga fruits, existing fruits, kompleto. So why not nga ato na lang na siyang i-serve sa atong mga customer kung magpalit. So murag mao na lang na natabo sa farm ang tugi papangalan nga G Farm tungod sa ang among apelyido nang start sa letter G. Dugang paniya. Dunay mga pipila ka activities ang gina-offer sa Eco Park. Dit karong Valentine's yes. Day. Nindot kayo mag-anta dre kay daghan kayo kag lugar nga madtuan. Oh, nindot kayo siya sa na place kay peaceful kayo nga lugar. Wala gyoy makatupong sa kapresko sa hangin nga hatag sa tua sa atong kalikasan. Busa, i-preserve nato kini. Kung pwede nga i-enjoy usab nato sama sa pagbisita sa mga lugar nga gahanyag og presko nga hangin, prutas ug pagkaon.
Unsa man ka busy, siguraduha nga dunay oras kitang igahin para sa pag-relax o pag-unwind. Ako si Clarice Morales para sa Morning Hataw! Dili sa Region 12, dagan kay mga agri... Ano ba? Agri-culture? Agri-eco-park. Mga nasa mga farm, tapos nagiging ano na siya, restaurant and all. So mga kabrigada, ako na may masuggest na pwede na mo bisitahan bagong eco-park. Dili sa South Cotabato, sa Region 12, i-message lang may sa mong Facebook ang Morning Hataw kay sulungan na to sa Tara Kabrigada. Oras natin, 7:19 na ng morning. Mga kabrigada, mabalik pa ang Morning Hataw! Sa Morning Hataw! Ayun, mga kabrigada, niya na ang atong hugot of the day kan HOTD. Ang atong hugot, okay lang magkamali, wag lang palagi. Tama. Do you guys forgive mga partners na magkamali once? Oo naman. Kailan yung no na? Tama na. Ah, siguro pag maapakan na yung pride. Okay. Huwag ka nang sobrang nagigit ba? Paulit-ulit ang mali. Mm-hmm. Sakit na dyan kayo, ikaw. Pag wala ng respect. Oh. Kaya nang na po niya yung ginay mo. Yes. Naranasan na po na ako lately. Chok. When you felt disrespected, mawala ng cue mo nga tama na. Di ba? Yes. Mawala yung tawag ang mga red flags. Yes. Hindi daw i-disregard ang mga red flags. Mm-mm. Kaya kana pa lang, dapat kabalo na ka kung dapat ba ipadayon ang relasyon or dili? Mm-mm. Dapat ikaw, lang po iayusin ni mo white. Tawa. Wala na gano'n siya, ano, ikaw, Jess, atod ka na sa asa. Ano? Ako, mapagpatawad ako yung tao eh. So, mm-hmm. Forgive lang ako ng forgive. Tapos hindi naman pangit pagali ng asawa ko. Sa aming dalawa ako ang masama ang gali. Ah, kabalam eh. Gabi eh, nakatulog ko mga alas, siguro mga alas 8. Tapos pagmata na ko, wala sila. Ako, mm-hmm. Anak. Sisililin ako sa silingan. Tuon. Tapos taas sila dito, nagbanding-banding. Gitext ako siya. Ito na nga lang ang oras na meron ako sa anak ko. Ipagkait niyo pa sa akin. Oo, oh, kayo pa. Natulog, manggug ka. Ano siya, kauuin mo eh. Sabagod, babe. Sige lang, oo. Oh. Mga kabrigada, buti na lang ang asawa ko. Konting lambing lang, okay na agad. Wow. Swerte mo. Gatod ko niya karon. Pero sa compartment ko nagsakay. Swerte ka, swerte ka. Wala ko choice. Kaya patod na dyan ko. Actually, plano na ako magpasundo na lang ko ani B para wala ko yung utang na loob ani. Okay, okay. Pero bitaw mga kabrigada na yung mga tao na gusto nila sariyahan before matulog ang mga away, mm-hmm. Ako ay suggest, pakalmahan saan ka galingon. Masakitan mo kung magpilito ninyo nga ma-okay na yung sariyahan. Diba? Pwede man pakalmahan, pero at least man lang, at the end of the day, maayos na ninyo. Tama. True. Truth mega hurts. Disod kayo ka na matulog ka nga na ikalagot. Oo. Ang gusto na ako, ayusin dyan dahil. Mag-storya dyan, dahil dyan pwede ka din natin maayos. Tinuon. Pero bahala na. Pero dahil kailangan din natin ng forgiveness. Sinirin po si Reyna doon sa TV. Kailangan natin ng forgiveness. Andito na ating food for the soul or verse of the day. Christ has set us free to enjoy our freedom. So remain strong in the faith. Don't let the chains of slavery hold you again. Galatians 5 verse and all. Ano daw, Christ has set us free to enjoy our freedom. So, nagbasa pa ako, Ma'am Joy. Nakilakaw. Strong in the faith. Don't let the chains of slavery hold you again. Don't let the chains of slavery hold you again. You always have the freedom to do, and Christ has done that to you. So, right, let me kiss you. Pastora. Let me kiss you sa feeling na makaingana. Good ka na. Oh, ang imuhang slave, na-slave ka sa ingana, ka dili ka maka-forgive. Hmm. Diba ko pag-morning? Natarong imong bangs. Lahin na side na pod karon, di ba, Ana? Tung isa ka-adlaw, Ana na siya. O, tanahan yung mga kabrigada, Ana na siya tung una-una. Tapos kagapon, yung ani na po. Huwag malahin na po rin sa'yo sa banks. Karoon ako yung different kinds of banks. Siguro pa mag-banks ko, diri na tama. Wala na ko yung nawong. Ako, wala na ko yung buhok. Pag kami sa birthday na ako, nanani siya diri. So, mara siya ang style na ito kung paano. Abalo ka, nagpa-banks siya ko, no? Kaya nga, no, gusto na ako matalian na akong hair. Wala na ginasabay. Na, oh. Nag-bongs ko kay Ani Igang kayo. Kailangan nyo na sila maligyan. Sige, ganyan. Hindi na pang TV yung conversation. Ano mo kami, Mati? Kula na lang. Mag-ana kami diri. I-check na natin ang mga pabati natin sa Facebook. Ay. Ay. Ano ako? Oo. Sige.
Ayan. Ana si Rere. Morning hataw na. Throwback specification po yung Wi-Fi tantrum. Sabariyoy. Kung gioni mo, wala yung samok. Beverly Pagalangan. Morning po. Pag-greet ng happy 25th birthday. Hi, Beverly. Happy birthday. Happy birthday. Hello, Chance Paloso. Kaya siguro maliwanag ang araw kasi araw-araw gusto kita. Okay. Good morning po. Shout out sa akong turtle friends. Have a great day, everyone. Abdul Mutalib Asad Murasan. Murusan. Good morning sa mga kahataw sa Tibok Jensan. Barug Jensan. Wow, si Marielle ba tayo everyday watching with Mama here at Bula. Good morning po sa inyo. Hi, Marielle. Contestant dati niya sa Singing Dream Star. Ayan, si Frankie. Ayan, hello. Morning, hataw. Good morning po. Watching here from Cavite. Cavite ba? Tama ba ako? Yes. A shout out Cavite po sa akong pamilya na rin sa family ug sa mga silingan sa KPS Labangal. Ang Radin family, good morning. Si Frankie, kasamahan natin to dito, di ba, Kirk? Nag-abot kayo. Oh. Ano hello siya? Ha? Ah, tricaster na din si Frankie. Kaya Ma'am Joy, ha, nanonood si Frankie. Galingan mo. Ah, yeah, kayo. Oh, sige mga kabrigada, go Siege. Yes, mga kabrigada. Ano sa diya? The bloodlet. Magkita-kita ta karong April 10 sa SM City Jensen Trade Hall para sa atong dugo, para sa kabrigada. Donate blood, mga kabrigada. Yan, himuna tong bonding karong April 10 Sunday ang pag-donate ug dugo aron makatabang ta sa itong mga kabrigada nga nanginahanglan karong mga panahuna. Ayan, samtang una atay para sa bloodletting, good news sa ating mga minamahal na miyembro sa Kabrigadahan Jensen. Dahil ang ating Kabrigadahan ay may libreng operasyon sa Bukol at libreng operasyon tuli. Tuwing Sabado sa Kabrigadahan Compound, libreng operasyon sa Bukol at libreng tuli para sa mga miyembro ng Kabrigadahan Jensen. Tuwing araw ng Sabado sa Kabrigadahan Center, kasama si Doc Edwin Valencia. Para sa mga karagdagang impormasyon, bisitayin opisina ng Kabrigadahan Center sa tabi ng Brigada Complex NLSA Road, Purok Bayanihan, Barangay San Isidro, General Santos City, Moran Lunes, hanggang Biyernes, alas 8 ng umaga hanggang alas 4 ng hapon. At huwag niyong kalimutan na dalhin ang inyong donation record book. Ayan. Ayan, ay nagpahabol o greet. Happy birthday sa akong soul sister, Abigail Impuerto. Keep safe sa work og stay healthy from Ann Alcoba. Happy birthday, oh, yeah, Abigail. Ko, silingan, mangguna ko na sila. Happy birthday, Abigail. Saan? Saan ang ganit phase 1? Happy birthday. So, dito ka ma-birthday. Hala, Abby. Happy birthday. Muli kay Ma'am Adding Yu. Salamat po sa araw-araw ninyong pagtutok sa morning. Hatag mga taga-bula di sa may Gonzales Subdivision. Og hi sa akong igsoon si Paolo na Minaw. Ano, Minaw? Nagtanaw siya ron. Hi, Pao. Mga kabrigada. Samtang mag-subscribe mo sa itong YouTube channel para ma-rewatch ninyo ang tanang program programa sa Brigada News TV. Hanapin lang Brigada News TV Official. Subscribe na. Yes, subscribe na. At subscribe na. Magdagang salamat sa aming OOTD, Precious Pearl House and Fashion. Maraming maraming salamat po sa OOTD namin ni CJ, ni Clarice, and ni Abby. Dagang salamat. Thank you, Precious. Yan, dagang salamat, Toma. Yan ang kanyang address. So mga kabrigada, ayaw mo kalimot na atangi ang di pwede yan alas 3 sa hapon o inkwento alas 4 sa hapon dito sa Brigada News TV. Salamat sa pag-uban ninyo sa amo sa duwa ka oras. Unsa man atong ginapangagian, kalisid man o kalipay, kami inyong kauban. Lunes, Sabado, Biyernes, adlaw-adlaw. Tutok lang mo sa morning hataw. Magbanter pa unta ako kay 7:33 pa lang. Nag-extra na si Rina. Una na lang sa akaguli. Sige, pwede po. Magsira-sira sa... Okay lang po. Ay, sige. Bita ako mga kabrigada, magkita ta ha. Karong bloodletting activity na to karong Sunday. Kay unsa ganito si Chama mga benefits sa lawas pag mag-donate ng dugo. Yes, ma-renew ang inyuhang dugo. Katong mga nai high blood pressure. Maganda din sa skin. Yes, maganda sa skin. Kato pong importante ka ng mga health gear na ito kanyang mga tao na may high blood pressure, yes. Taas ang cholesterol level sa kalawasan. Importante yun nga. At least man lang ma-renew na po ang kanang mga bago na po yun nga mga dugo sa kalawasan. Mag-generate ang na po siya red blood, blood cells. Diba? Fairness po na sing anang adlaw, kung kabalo ba ka na pwede ka mag-donate or dili. Kung dili, no, mabalaan ni mong sakit. Kaya di ba, blood pressure ni mo, mabalaan ni mo. So, at least mabalaan na to sa mga doctors na to dito, mga kabrigada. Then, pero hindi yan check-up, mga kabrigada. Para siya check-up. Assessment pa, lang assessment. Yan. Oh, kung able tayo or hindi mag-donate sa araw na yan. So, bawal yung mga nakainom. Yes. Di ba, may mga registration tayo. So, may questions na kinanglan.
ansiran. After ana, mag-proceed ta sa pag-check of blood pressure. Kung hindi mo alam ang blood type mo, kung pwede ding malaman doon. Tapos proceed tayo sa mga doctors, mupila ta mga kabrigada. Don't forget to wear your face mask lang dyan the entire time. Nga-donate ta mga kabrigada para safe tang tananog. Siyempre, sa mga mag-donate, after ana, ayaw sa magawas o trade hall. Kay natay resting area kung asa pwede mo magkaon. Kaon sa mo bago mo manghawa mga kabrigada para dili mo mga lipong. Kay maubay na maluya beta very slight, no? Oo. Katong mga napoy activities after nila mag-donate, ayaw na lang sa mo pag-donate. Katong mga napoy na yung mag-fun run di siya sa hapon, mag-bike di siya sa hapon, murag wala na siya gina-advise mga kabrigada. So kung gusto niyo mag-donate, i-dedicate natin yung April 10 para sa mga kabrigada natin sa Red Cross. Hindi lang pa mag-donate og blood, pwede po ta mag-donate og mga goods like tubig or merienda natin para sa ating mga unsay tawag ana volunteers and donors. Ayon. Ana para sa tan nga gusto pod nga mag mag-participate sa atong activities. Sige, mga kabrigada, Webes na og ugma, Biyernes. Weekend na po, mga kabrigada. Pas-pas kayong adlaw. Ka-excited. Bago lang kita Lunes, bago lang minanguhag sa Nina sa Precious Pearl, Bernes na din ang mga. Tapos, will do na po next week. Will do na po next week. Congrats. Kasi siyempre 13, sweldo. Pila ka. Pila ka. Pila yung sweldo. Pila na ka months. Kaya hindi ko na wala nagkakuha sa imong sweldo. Ay, ako na kukuha. Diba, one year na kapin. One year na kapin. Sige, libre ka ha, breakfast ka rin. Okay. Problema, oy. Sige. Mga kabrigada, ayaw mo kalimot. Ngayon like ang mong Facebook page, Morning Hataw. At ang iyong uban pang mga balita sa Ronda Brigada, alas sa isa gabi. Kabrigada, dili may mawala ng gana nga ipaabot sa inyo ha ang mga importanteng balita. Ako si CJ Siri. Og ako si Justine Manansala, mga kabrigada, ay magkalimot tanaw sa Happy Dreams unyang alas 12 sa Udto kay natay Miss Dream Girl. Siyempre maminaw sa Brigada News FM. Daghang salamat sa inyong suporta, mga kabrigada. Kauban ng tibok puwersa sa Brigada News TV, Brigada News TV, sa pagpanguna sa among station manager Jennifer Solis, let's aim for a better life. Aim the Jensen Dream. Barug Jensen! Kini ang Morning Hataw! Some morning hot dog.